ako nagmamadali. Sabay preno. Naku! Ito yung tinatawag na kumakain tayo ng alikabok. Literal. Banggaan? Oh no! Tumbas kuya. It's 1:28 mga parts. Once again, this is your DOM Freedom Rider here. Nakita tayong banggaan doon mga parts. Sana hindi rin mangyari sa atin. Ito yung pangalawang araw na walang hinahanap na ano yung tawag dito? Yung pass. So wala nang FM pass dito sa Davao City mga parts. So ano na, itong mga mamamaya na ang bahala. So sa ngayon ang lakad natin mga parts ay kukuha na naman tayo ng gamit. Mabalik na naman tayo sa Tumbuk. Actually, nasa Tumbuk talaga yung area ko. Pero mas madali kasi siyang hanapin pag sinabi mong sa Mintal. Mas malapit kasi siya sa boundary. So, pupunta naman ako doon. At kahapon, napakalakas ng ulan sa area. Sabi. Medyo bumahanga. And dito naman sa poblasyon, dahil ito yung low-lying area, may forced evacuation na nangyari sa Bangkal dahil tumaas talaga yung tubig sa Sapa. So as usual, dito tayo sa Claveria mga parts. Patuloy pa rin yung installation ng mga wiring sa yung underground cabling nila. So halos nakalatag na. Ayan na yung mga nakikita na tayong service entrance para sa mga buildings. Siguro naman pag natapos na nilang ibahon lahat ng kable, isunod na sana itong kalsada, no? Kasi magkabilaan dati yung pag-repair nito. Dito halos sa gitna. Dito dumadaan yung main cable. Tapos sa sidewalk, nandun naman yung para sa mga establishments. Vivaldi. Halos patapos na rin. Nagbabadya na naman ang ulan mga parts. Kahapon, grabe lang oras rin ang ulan. Maabot ata sobra mga lagpas 5 oras. Nagsimula alas 4. Dito na siguro tayo. We'll be right back.
dito sa Davao City, obligado pa rin na gumamit ng barrier mga parts. Sinusunod pa rin yung... Sunod pa rin tayo sa national. Ang ibang lugar, especially nasa Maguindanao, hindi nila nire-require. Napansin mga parts, umiipit pala yung wire ng cellphone charger natin doon sa ating clutch lever. Gawa natin ang paraan yan mamaya. Though hindi niya naman ako compromise kasi nga may play naman ng kaunti ang clutch natin. Ayaw ko lang parati siyang naiipit dyan. Mamaya na natin gagawin, wala naman kasi ako mangtali. Corn beef, baka pala. Marami pa walang baka dito mga parts. Ilang lata kaya ng corn beef yung ano, isang buong baka ano? Wala lang, may tanong ko lang. Balikan ang biyahe natin ngayon mga parts. Dito na ako dumaan sa malapit sa slaughterhouse San Rafael. Mga ganitong oras kasi medyo matraffic na sa bandang Matina. Dito kahit papano medyo nakakatakbo pa rin tayo ng maayos mga parts. Diversion road. Tiki Beach lang pala ang max speed dito mga parts. Wow, nagmamadali. Sabay preno. Naku! Ito yung tinatawag na kumakain tayo ng alikabok. Literal. Ito na naman, mabuhangin. We have learned our lesson nung nakaraan mga parts. Ayun, naglagay ng brake niya. Pag may makita na tayong buhangin, medyo dadaan-daahan na tayo.
Okay, ito na mga parts, umaambun na. Sana lang huwag lumakas. Pero hindi siya typical kasi ano naman, hindi ganun ka itim yung kalangitan. Pag malakasan kasi na ulan, dapat talaga nakikita mo talaga na yung ano ba yung tawag dun, yung cumulonimbus. Pero ito drizzle. Ito maganda tingnan, karagatan galing dito mga parts. Matagal-tagal na rin tayo hindi nakakabalik sa Dalampasigan. Umiiwas kasi tayo na alam nyo na dahil sa panahon ngayon. Ito na naman tayo mga parts. Kargado na naman tayo. At least yung delivery natin ngayon mayroong red ribbon. Ano tayo pa? Kanan ka kaliwa? Kanan na. Medyo familiar na tayo sa road na to mga parts kasi nga nung nakaraan nung kumuha tayo ng kakawate at yung ibang time na namuha rin tayo ng gamit natin doon, dito na tayo dumadaan kasi nga direkta na ito sa bypass road.
judging by the traffic ng parts, parang ano naman, parang hindi naman ganun kadami ang gumagamit na paglagsangan yan. Okay na siguro na mag-stick na lang tayo sa main road. Dito tayo, Quimpo Boulevard. Kung mapapansin natin mga parts, hindi pa naman ganun karaming tao ang nasa labas, ano? Dito na tayo sa city proper mga parts. Hanggang dito na lang. Once again, this is your DOM Freedom Rider signing off.